So do you foresee another EDSA happening? Well, according to them, alam na namin kasi may nagre-report na ng mga kapatid, may mga pastor na, yung mga taga-Pangasiwa, binili na na yung mga pastor na magtakda ng devotional prayer o panata ang bawat sambahayan sa kanilang bahay. To such a point na gagawa pa sila ng sulat at nilalagay nila, kunyari, ako at ang sambahayan ko, ang panata po namin o devotional prayer every day ay ganitong oras. So it's like, you know, loyalty check down to the very last detail, to the grassroots, na talagang they really wanna control. They wanna see, oh, sino ba dyan ang, oh, baka hindi na natin ano yan, kapananampalataya yan, o oh, ipatitiwalag na yan. It's a very, the expulsion here now is left and right, and they're trying to send out information that the life of the executive minister is in danger, that the church, the state is intervening with the church again. So, ganun na pinararating nila sana eh, sa mga probinsya, sa iba't ibang mga kapatid. So, kung yung isang kapatid nga naman, dala ng pananampalataya, hindi niya alam talaga kung anong nangyayari. Marinig niya na, biro mo, dinimanda ang Ka Eduardo. Hindi natin papayagan yan. Kung kinakailang, iharang natin, katawan natin to sa mga pulis na kukuha sa gagawin. Ganun ang pananampalataya ng mga kapatid. Categorically, tinanong ako ng Ka-TJ kung alam ko yung tungkol sa kasong isinampa laban kay Ka-Eduardo. And I answered him without batting an eyelash. Sinabi ko sa kanya, no. Kasi hindi ko talaga alam eh. All the while, ang alam ko, ang kakasuhan sanggunian. I asked Attorney Trixie. Ang sabi niya kasi, since it is the corporation soul and it will be represented by the head, which is Ka-Eduardo. So in effect, technicality speaking, talagang ang Ka-Eduardo. Pero it was not my design. Kung ako lang papipiliin, sabi ko nga sa kanila, kilala niyo ako. Kung anuman ang kasong isasampa sa Ka-Eduardo, akong unang-unang pipigil dyan. But unfortunately, I didn't have any hand in it. Hindi ko alam na ganun ang gagawin. Kaya hindi ko napigil eh. And it was actually a procedure and a technical thing na hindi talaga pwedeng pigilan. Pero, yun nga, it was directed at Ka-Eduardo. And I know na this will be the fuel that they will use to fuel the anger of the brethren. Gagamitin lang. Kaya nga, ilang beses na sinasabi sa akin eh, ginalit niyo ang iglesia. Ginalit niyo ang mga kapatid. Kaya, tsak, pupunta na naman, magra-rally na naman niya. Hindi niyo mapipigilan ng mga kapatid. So, they're already insinuating na kung paanong halos maparalyze daw ang Metro Manila, yung sasanggunian pa lang ang kinasuhan, edi lalo na pagka ang Ka-Eduardo. So, expect the worst na pwede nilang gawin. They would do everything para i-shield sila. Huwag silang humarap sa kaso, huwag silang magsalita, huwag mapilitan na ipakita yung mga video surveillance sa amin and everything that was used against us. Dahil sinasabi nila na yan daw ay pakikialam na ng pamahalaan sa Iglesia ni Cristo, which we all know is not true. We're just after for the truth, and if ever there were rights violated, if there was any illegal activity that was done, then whoever is liable to that should answer for it. Yun lang naman eh. Is there a way you can counter it? Itong mobilization na pinaplano? For me siguro, actually it's their call eh. I think it's their plan. The only thing they can do is anger the brethren to such a point na they could convince the brethren to go and rally somewhere or paralyze whatever is in the government and just, you know, show force. Kasi yun ang sinabi sa akin ni Attorney Blair Boy nung unang pumutok yung sa EDSA. Sabi niya sa akin, galit na galit ang mga kapatid. Diyan nila makikita na hindi nila pwedeng pakialaman ng iglesia. Speaking so arrogantly, I know na sinasabi niya na now it's some way na parang we're above the law. Na kung meron man tayong ginagawa dito, hindi lang pwedeng pakialaman. Kaya sabi niya, makikita nila kung sinong susuko. So I think they have dealings with the government and according to him, it was a show of force para makita nila kung ano ang kaya ng Iglesia ni Cristo. They are really threatening the government na kapag itinuloy nila yung kay Kajun Samson, chak na matatapol ang government. And I hope that the government and especially those in the positions right now, I hope they will not be coerced
to submit to the whims of the Sangguniang. Of course, you know, election is coming up and favors are going here and there. And that's what we are afraid of. Sana yung mga politiko, yung mga kandidato na ipinagsisigawan nila na thereafter the what's right, na pagka may mali, paglaban mo, and all those slogan, sana ngayon nila patunayan na hindi sila takot, na talagang kaya nilang manindigan kung ano yung tama, kung ano yung totoo. Dito nila ipakita yung tapang nila. Kasi wala naman silang ginigipit na tao eh. Kundi kung sino yung nagipit, yun ang dapat na ipagtanggol nila. At kung ano yung totoo, yun ang dapat na ilabas nila.